Jello, ito na naman, meron tayo sa inyong mabilisan lang na ituturo, no? Basic wiring lang. Ito yung pagpapalit ng LED sa ating motor, no? Kaya tayo magpapalit. So, yung mga stock bulb, papalitan natin ng LED sa signal light. Kasi, para makatipid ng konsumo sa battery, no? Sa voltage ng battery. Kasi yung mga stock bulb, malakas siyang makakonsumo dahil 10 watts siya, isang piraso, no? Isang piraso ng stock bulb ng ating motor, 10 watts. So, papalitan natin siya nitong LED na ilaw, no? Para bumaba yung kanyang konsumo sa kuryente. Konti yung babayaran natin. So, ganito yun, no? Madalihin lang naman siya. Dito natin siya i-apply sa SYM100. No, kahit anong motor, parehas lang to. Dito sa likod, no, tinanggal na natin yung cover ng ating tail light. So, tatanggalin lang natin to. Kaya mainit. Mainit ang stock bulb. Kabila. So, papalitan natin siya ng kailangan natin na i-on yung ating motor, no? Isusi lang natin yung motor, tapos buksan natin yung signal light para matesting natin tong LED, kasi may polarity to, negative, positive. Sa kabila. Dala natin yung likod, no? So, yung harap hindi pa natin napalitan, no? Pero kailangan din siyang palitan. So, subukan natin siya. Signal na ito. Napalitan na natin, no? Yun kanyang tail light, no? Napalitan na natin ng LED yung kanyang signal light sa likod, ganun din sa harap, no? Pinalitan na rin natin yun. So, yeah, LED na rin siya. Ngayon ang magiging problema niyan, so, banda rin natin yung motor. Magiging problema niyan, kapag nag-signal ka, kapag pinalitan mo ng LED parehas yung iyong motor, sa harap tsaka sa likod, nagpalit ka ng ilaw sa signal light ng LED. Pag sumignal ka, ganyan lang siya. Naka-steady. So,
naka-steady lang siya, hindi siya nagbi-blink. Dapat siya magbi-blink kapag mag si-signal light ka ng left or right. Kailangan siyang mag-blink. So, siya hindi. Ang gagawin nyo niyan, kailangan nyo rin magpalit ng flasher relay. Flasher relay, yun makikita nyo dito. So, eto siya. Eto. Ganito ang itsura ng flasher relay. So, yan. Papalitan natin siya ng electronic flasher relay. No? Ito ang itsura ng flasher relay. Yan yung mga stock. Kaya natin siya papalitan kasi ang kaya lang nitong pagganahin, dalawang ilaw lang. No? Dalawang ilaw lang na nagpa-flash. So, magpapalit tayo ngayon ng ganito. Ito yun, kapag nag-signal ka, itong relay na to, siya yun nagiging trigger para mag-flash yun yung ilaw. So, papalitan natin siya ng so, ito nabili ko na 160. No? Medyo okay lang yung presyo. Papalitan lang natin to kung saan nyo tinanggal. Sasaksak nyo lang siya. Yo, so yung ganun lang, no? Iipit nyo na lang ulit kung saan nyo siya kinuha. No. Ngayon, subukan natin ulit mag-signal light. So, simple lang siya. Basic na basic lang to. No. So, ayan, kapag nag-signal ka, ayan na, nagpa-flash na siya. So, ayan. Kasi kaya niya nang pagganahin yun, apat na ilaw, kahit sabay-sabay na nagpa-flash. So, ganun lang siya, no? Basic na basic lang yung pagpapalit ng LED. LED light sa ating mga signal light. Ang kagandahan pa nito, tipid siya sa konsumo ng kuryente ng battery. Kasi nga LED na siya, mas safe na siya, mas tipid na siya ang gamitin. So, ganun lang siya kadali. So, mabilisin lang, no? Hindi na siya ganun katagal, no? Yun lang ang papalitan nyo, yung inyong flasher relay. Papalitan nyo siya ng electronic flasher relay. So, yun lang mga paps, mga ka-riders. So, sana sa amazing video na to, meron kayo natutunan at ulitin ko, salamat nga pala sa mga nagsusubscribe sa akin channel, Yellow Workshop. At sa mga hindi pa po, pasubscribe na lang. Tsaka pa-like at pa-share na ng video. So, magandang araw sa inyo lahat at ride safe sa inyo.